Hello mga ka-Urban! Welcome back po muli dito sa aking Munting Channel. Sa nakaraan nating video ay napag-usapan natin ang tungkol sa kung paano mapapalayas ang bukbuk sa kahoy na sumisira na mga gamit at kasangkapan natin sa bahay na yari sa kahoy. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano maiiwasan at mapapalayas ang mga bukbuk sa bigas, mais, palay, harina at iba pa na katulad nito. Isa sa mga nagiging problema ng mga nagbebenta at nag-iimbak ng bigas, palay, harina at iba pang katulad nito ay ang mga pesting bukbuk. Paano nga ba maiiwasan ang mga pesting bukbuk na ito upang hindi sila makapaminsala sa ating kabuhayan? Madalas ay makikita mo ang bukbuk na ito sa mga imbakan ng bigas, mais at harina. Tinatawag sila sa English na grain weevil o wood borer, at sa Tagalog naman ay tinatawag na unos o bukbuk. Ang itsura nito ay parang maliliit na salagubang o uwang dahil kabilang din sila sa pamilya ng ganoong uri ng kulisap. Ito ay kulay itim o maitim na brown na maliliit ang sukat. Bagamat hindi sila nangangagat, hindi sila magandang alagaan sa loob ng bahay dahil maaari nitong ubusin ang iyong mga imbak na bigas. At dahil gumagapang sila, may panganib na baka gumapang din ito sa iyong katawan at pumasok sa hindi dapat pasukan. Narito ang mga natural na pamamaraan upang maiwasan at mapalayas ang mga bukbuk sa bigas. Dahon ng bayabas. Isa sa mga tradisyonal na ginagamit ng mga magsasaka bilang pangontra sa bukbuk ay ang dahon ng bayabas. Ito din ay sinasang-ayunan ng ilang pag-aaral. Dahil ang dahon ng bayabas ay sinasabing nakalalason sa mga bukbuk. Kaya naman mainam itong gamitin bilang pangontra sa bukbuk. Pumuha lamang ng sapat na dami ng dahon ng bayabas. Saka ito ilagay sa ibabaw ng bigas at saka ito takpan upang maitaboy at hindi ito pamahayan ng bukbuk. Pagbibilad sa araw. Ang mga bukbuk ay ayaw sa mainit. Kaya naman makatutulong ang pagbibilad sa araw ng nabiling bigas na may bukbuk upang maitaboy sila at mamatay ang mga itlog na nasa bigas o harina. Maaaring ibilad ito ng buong maghapon upang makasigurado na mapalayas at mamatay ang mga itlog ng bukbuk na nasa bigas. Dahon ng laurel at luya. Ang dahon ng laurel at luya ay isa din sa matagal nang ginagamit bilang pangontra sa bukbuk sa bigas. Maghiwa lang ng ilang piraso ng luya at ibalot ito sa tissue. Samahan ito ng dahon ng laurel, saka ilagay sa ibabaw ng bigas, at saka ito takpan. Maaari ding maglagay ng buong luya upang hindi ito agad masira. Paglagay sa freezer. Ang paglagay sa freezer sa loob ng 4 na araw ay makakatulong din upang mamatay ang mga itlog at bukbuk na maaaring nakatira sa nabiling harina. Pagtatahip. Ang pagtatahip ay isa din sa tradisyonal na pamamaraan upang alisin ang mga bukbuk sa bigas na magpasa hanggang ngayon ay ginagawa pa din ng ilan, lalo na yung mga nakatira sa probinsya at liblib na lugar. Sibuyas at bawang. Ang sibuyas at bawang ay isa sa mga sangkap na ginagamit bilang natural na pantaboy sa mga peste at insekto dahil naglalaman ito ng mga kemikal na maaaring lason sa mga peste at insekto. Kabilang na nga dito ang bukbuk sa bigas. Kumuha lamang ng 3 hanggang 5 pirasong sibuyas. Maghanda din ng ilang piraso ng bawang. At saka ito itanim o ibaon sa ibabaw ng bigas. Maaari din maglagay sa ilalim bago ilagay ang nabiling bigas upang maging sa ilalim ay maitaboy ang mga bukbuk. Siguraduhin lamang na makinis at walang sira ang ilalagay upang hindi ito mabulok. Mamasamasang bimpo. Isa din sa magandang opsyon ang pag-iwan ng mamasamasang bimpo sa ibabaw ng bigas sa gabi. Lalapitan ito ng mga unos o bukbuk at kakapit sila dito. Sa umaga ay tanggalin ang bimpong kinapitan ng mga bukbuk at labhan ang bimpo. Maliban sa mga nabanggit, panatilihing maayos ang takip ng iyong lalagyan ng bigas o harina. Panatilihin ding malinis ang paligid ng imbakan at sabunan o pahiran ng suka
ang istante ng iyong imbakan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bukbok. Ikaw ka, Orban, mayroon ka bang pamamaraan na ginagawa bilang pangontra sa bukbok? Ano ang masasabi mo sa video na ito? I-comment lang sa comment section at babasahin namin ito. I-like na din at i-share ang video na ito upang madami pa ang makaalam tungkol dito. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.